Katambayan, ngayong araw po na ito, gagawa po tayo ng incubator gamit po ng marine plywood. Mahal kasi yung ano natin, yung styro yung gagamitin po natin. So since may ano tayo, may marine plywood tayo dito, ito yung gagamitin natin pang incubator po natin. Ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa. Simple lang po. Good. Ito po yung flooring natin mga katambayan. Katambayan, natapos na po natin na ma-measure yung, nakuha yung measurement ng ating DIY na incubator. So, manual lang po ito mga katambayan. Yung flooring po ng ating incubator ay 2 feet by 2 and a half feet. At yung haba naman ng ating incubator ay 15 inches. So, ito po yung mga katambayan. I-install na po natin ito. Ganito po kalaki yung ating incubator na gagawin po katambayan. So, madami tayong malalagyan ito. Malaki. Bali ngayong araw na ito, i-introduce ni Sir Neil Sorondo Bacoy yung mga gamit po natin, no? Yung mga kailangan po natin para sa pag-install ng ating DIY incubator. Bali manual lang po ito. Kung saan niya sir ang itong mga gamit sir? Muna yung lower pan para sa
yung bulb. Oh, para sa bulb. Para ang init, bilisan mo steady. Bukas sa itlog. Maintain siya, maano talaga ma. Makuha yung temperature. So ito ang, yung ang itlog kinanglan siya og 37.5. Mura gid ang kuha niya, ang temp niya, temperature nga kinanglan sa init. Para mapisa yung itlog sa no, para makuha okay, talaga. Okay, 37 to 38, pero mabot nag 39 to 40, luto ang itlog. So kailangan po natin, importante din ito katambayan. So yung mga gamit pa po natin, sir. Ito 20. Bulb, dalawang bulb na tag 25 watts. Roasted bulb. Pang mato ka sa hardware, sa punta ka ng hardware, sabihin mo lang na roasted bulb, pang manok. So, bali ito pala si sir ay nakagawa na po ng mga incubator katambayan. So, gusto nyo matuto magkaroon ng incubator, pwede nyo sundin na itong ginawa po namin. So, ito mga wire mga katambayan. Anong number po nito, sir? Number 18 na wire. Black coil, number 18. Ito, 4 meters. Ito, 2 meters. Ah, 2 meters. 2 meters. Ito lang gamitin natin sa bulb. Ito naman sa extension. Okay. Para saksakan. Ito naman, sir. Yung ating ito ang driver talaga. Digital thermometer. Pwede mo mag-order sa Shopee. So, ito din, dalawang, ano tawag nito nga, sir? Pinel bulb. Oh, pinel bulb. Pinel socket bulb. At meron din tayong switch. Switch. Nail plug. And yung ating ano to, sir? Power supply. Power supply. 12 volt. 12 volt. So, importante din ito katambayan para makuha natin yung saktong ano talaga lang, temperature o temperature ng ating incubator. So, ipapakita namin sa inyo yung pag-install ngayon. So, ito katambayan, bali sobra lang ito, hinihingi natin. So, para sa ano to, sir, no? Para sa loob ng incubator, para yung init, hindi maglabas. So, katambayan, yung unahin po natin na ilagay ay yung foam. Katambayan, ito na po yung ating natapos po na flooring at saka yung sa gilid niya. Ang gamit po natin na pandikit katambayan ay yung stickwell. Wood glue po siya katambayan. Ito yung maganda sa para sa ating kuan. Pang ano talaga? Pang kahoy. So, wiring na po tayo ngayon. So, ito yung sa ilaw po natin. Kakabit na po natin yung wire. Ito yung magandang bulb sa female socket bulb. Incubator kasi magandang quality. Yan yung kunin nyo. Ang tip nito, kinanglan ay ground, positive talaga. Ah, okay, sige. Hindi pwede mag-change, mag-bale-bale. Kasi may tendency na pumutok yung bulb. So, ito yung papakita po sa atin ni Sir Neil. Tandaan po natin, i-mark natin na ito, ground. Ito, positive. Hindi pwede mag-change na positive to ground. Positive to ground. Kasi baka pumutok. At ground. Madali lang tandaan. Ito yung membrane niya. Itong ground. Ito ang positive. Okay. So yan lang mga katambayan. So dito po natin i-connect mga katambayan. Yung ilaw. Magkabilaan yan. Maguluhan sa ano yung facility sa ground. Ito lang sundin natin yung brand. Oh, yung brand lang na may sulat. May sulat. Yung white, yun tandaan natin na ground yun.
mga tama lang 2 meters na cut cord. Yan digital. Dyan ikakabit yung ating digital thermostat. Katambayan, binutasan pala natin yung portahan o yung sa babaw ng incubator natin para ilagay po ito at makita natin yung sa loob kung ano pa ba, gumagana pa ba yung ilaw, yung nagdadala ng init. Ipapilit na lang natin ito, ipadikit. So ito na po yung installation sa ating thermostat. O katambayan, ito yung dalawang kuryente sa o wire ng ating ilaw. Andito sa labas. Palabas na po natin. Ikakabit po natin yan sa digital controller, katambayan. Bali itong dalawang ito na wire galing sa ilaw, ikakabit po yan sa controller, digital controller. Digital temperature. Digital temperature. So, ano pala katambayan? Yung dalawang wire na galing sa suga, dapat ikabit din sa dalawang wire, no? Ano siya? So, wala nang kalimutan na yung ground sa capacitive. Ito. Itong yung marking na brand niya. Ito yung ground. Sa ground din natin ikabit. Sa ground din ikabit. So, yan yung katambayan. Tandaan talaga natin yan. Baka maba. Pumutok yung bulb kung baliktad. So, yan yung katambayan. Yan yung i-connect sa digital controller. So, yung kulay na ito, itong yellow, ito yung positive. Ito yung itim, brown talaga ito. So, yan na yung katambayan. Nakakonnect na po siya sa ating digital controller. Yung ilaw. Kakabit na po natin yung positive ba yan, Pena? Ayan yung positive. Yung yellow. So, mga katambayan, tapos na po natin i-connect yung dalawang ilaw sa ating digital controller. So, ang kulang na lang po ay ang blower. Katambayan, yung ating ano pala, para sa fan ay gamit po natin na ipang-connect po sa blower o fan ay number 3 na wire. O puputulin po natin yan. Tandaan po natin, hindi to iikot kung baliktad. So, dapat sakto. Sakto. Ground sa capacitive. Tingnan natin kung saan yung positive at saka negative. Negative.
ito ay yung positive. Lagyan natin ng isang ikot. Talian lang natin. So, i-coconnect na naman yan dito, no? Sa isa. So, i-coconnect po natin yung wire na po yan, mga katambayan, sa kabila na naman na blower. Ito, tinalian ko. Yan yung positive. Yan yung positive. Pagbaliktad, hindi ko talaga gagaan. So, lagi po natin tandaan na palagi po natin lagyan ng electrical tape yung mga napagdungtong na wire. Katambayan, yung wire na i-coconnect po natin sa blower ay galing po sa power supply. Pakita doon kayo. Wala, no? So, ito na po, katambayan. I-coconnect na po yung sa blower at saka yung sa power supply. Tandaan po natin yung ground talaga. Ito, itim. Yung pula. So, ito na po, katambayan. Natapos na po nating makonek. So, yan na. So, ito na, katambayan, natapos na po natin na makunik yung sa ilaw at saka yung ating blower sa ating power supply. So, ang ano na lang po natin kulang ay yung ating extension para gumana na po ito lahat. Yan yung magdadala ng kuryente sa ating incubator. Katambayan, na tapos na po natin na ma-install lahat po yung mga kinakailangan at nalagay na po natin yung ating ilaw. Ngayon po ay susubukan po natin i-ano na po natin sa kuryente yung ating nagawang incubator. Yan na po. So, tingnan nyo po, katambayan. Umilaw na po siya. At ito po yung ating digital. Ang galing. Ang galing ni sir. Success. Success, katambayan. So, yan lang, katambayan. 37.5. Katambayan, ito na po yung natapos po natin na incubator. So, i-ano ko lang, i-recap ko lang yung ating mga wirings. Ito po yung sa ating blower. Ito, nakakonnect dito. Ang dalawa, ito yung dalawa na nakakonnect po sa ating power supply. Ito yung power supply. Yan, nakakonnect yung dalawa na ano na ito, na wiring na number 3 wire. At ito yung isang wire na nakakonnect din sa isang blower natin. Pinagdugtong po natin to. So, sa nakita nyo kanina, ito na yung naging resulta sa ating blower na nakakunik sa power supply. Yung sa ilaw naman po natin, ito yun. O, andito. At ito yung isa. Ang dalawang wire. Ito yung dalawang wire.
na nakakunik, nakita nyo kanina. So tagos po ito sa labas. Ito na yung wire na nakakunik sa ating digital controller. So yung ito naman, ito yung sa extension wire na magbibigay ng kuryente po sa ating incubator. Nilagyan po natin ng butas yung ating incubator sa gilid. O, apat dito sa harapan at yung sa likod. Ganun din apat. Yung sa gilid naman ng ating blower. O, yan po yan, apat din. At yung sa gilid may dalawa. So, anim. Ganun din sa kabila. Nandito kasi yung blower. Nakikita nyo. Yung ating sira o portahan. So may anim din. Tatlo-tatlo sa ibabaw. At yung ating transparent para makita po yun natin ang itlog. Maglalagay po tayo ng itlog ngayon para masubukan po natin yung ating incubator po na ginawa. Ito na po mga katambayan, na set na po natin yung ating temperatura sa ating incubator. At pagtungtong na po ng 37, bigla pong mag-on po yung ating ilaw para mamintinaya niya yung init po sa loob ng incubator. So, tingnan nyo mga katambayan, nag-on po yung ating ilaw. So, minsan bababa po yan ng 36.9 or 36.8. Okay lang po yan kung sakaling bababa. Pero yung ating naset po na temperatura ay between 37 to 37.8 yung temperatura. Pero pag tungtong po ng 37.5, bigla po yan magsha-shut off para hindi na po lumagpas yung init po. O hindi na aabot ng 38. Nasa between lang 37.5 to 37.8. So, nag-off na naman po. O, tingnan nyo katambayan ay umabot po ng 37.6. Minsan, aabot po yan ng 37.8. Pero okay lang kahit umabot ng 37.8. Bababa naman yan. Hintayin lang natin na bumaba ng 37 para mag-ilaw na naman ulit. Ulit-ulit lang yan mga katambayan. So meron po tayong nahanda dito na mga itlog. So ilalagay po natin yan lahat. Ito ang nasa loob. Naglagay po tayo ng tubig. Ang nalagay po natin na itlog ngayon ay nasa 37 po. Gaya nga ng sinabi ko, kaya po ng kahit 100 po dito sa ating ginawang incubator. After 3 to 5 days po ay i-check po natin to o magkakandling po tayo kung may laman yung ating mga itlog. Bali ito po yung mga itlog na nakolekta po natin ng nakaraang mga o ng nakaraang isang linggo. May mga maliliit dito kasi yung ating mga inahin ay kakaitlog pa lang o una pa lang itlog nila, kaya maliit yung mga itlog. At yan lang po ang may babahagi ko mga katambayan sa paggawa po ng incubator. Bali, gaya nga na sinasabi ko ay si Sir Noel ay nakagawa na po ng incubator at may mga incubator din siya na ginagamit ngayon. Yung ginawa niya sa kanyang pinsan at sa kanyang para sa sarili niya na manukan. Kung naging okay naman yung kanyang mga ginawa na incubator at napisa naman yung mga
itlog na pina-incubate niya. Lahat-lahat po yung nagasto po natin sa mga materialis ay nasa 718 na po lahat, kasama na yung mga nabili po natin gaya ng mail plug, wire, power supply, light, yung ilaw natin, at saka yung digital controller, blower, and female plug. So, nasa 718 lang po mga katambayan. Yung ating foam naman at saka yung ating plywood o marine plywood ay ano lang po, na extra lang po natin dito. Kaya, punti lang yung na gastong po natin sa ating ginawa incubator. Yung incubator natin ay kahit 100 na itlog, kaya po natin na ilagay doon sa ating incubator. So, walang problema. Kaysa magpa-incubate tayo na 10 pesos per egg. So, kahit pa paano, may incubator na tayo. At atin na lang, gawin na lang ay obserbahan kung sakto ba yung temperatura. Kung hindi man, i-adjust na lang po natin. Pero natry ko naman sa ating manual incubator. Nasa 37.5 yung temperatura na nilagay ko doon. So, okay naman. So, maghihintay pa tayo na 3 araw. At mag-update na lang po ako pag yung ating incubator ay o yung ating mga itlog ay mayroong o may laman na similya. Kung gusto niyo naman pong gayahin yung aming ginawa ay nasa inyo na po yan. At sinusigurado ko yung ating incubator po ay gagana. Yan lang po ngayong araw mga katambayan, at ako po ay nagpapasalamat po sa mga bago po nating subscribers na naging bahagi po ng ating channel. Mga viewers po natin dyan, mga subscribers na walang sawang sumusuporta, salamat po sa inyo. At kung kayo lang po ay napadaan sa maliit kong channel, sana po ay maging bahagi po kayo. Napakalaking tulong po iyan. Kung may mga katanungan po kayo, ilagay nyo lang sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan na i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna ako magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Kirk Harry from Angeles City, Dong Riquilio, GNC TV Vlog, Rodeline Brucalis from Sangay Camarines Sur, mga ka-Fish Bird Channel, Lance Regan Candava, Earning from UAA, Gilbert Tabilangon TV, Ja Black Mamba, Jericho Channel, and Carlo Imia from Zamboanga del Sur. At sa mga hindi ko po na-shoutout, shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi.